Wala bang winter? So eto manonood tayo nito nung review. Kaya inerang review PH, no? Review nung live action, no? Kung ano yung analysis. And then ako, may gusto rin ako sabihin regarding dito. Magiging honest ako sobra sa inyo, no? So eto. And without further ado, let's watch this. Nga ng paggawa sa series na to, ilang buwan na pag-a-advertise at hindi mabilang na retakes para lang maging swak sa panlasa ng mga fans, finally nga na lumabas na ang resulta. At base nga sa mga nakikita ko sa social media, halo-halo pa rin ang mga reaksyon ng mga manunood. Pero mas lamang nga yung positives. Tumagos nga sa puso ng maraming fans itong live action. Kaya naman sa video nga na to, i-review natin itong live action. Talakayin nga natin ang detalyado kung okay ba itong live action at kung worth it pa bang manood ng season 2. At syempre, ipipredict din natin yung possible na magiging episodes ng season 2. Kaya naman kung handa na nga kayo, game, umpisa na natin itong One topic piece, oh. Natin. Shout out, One Piece. It's been my dream umpisahan nga natin itong review natin ng live action, syempre sa casting. Yes, may mga perfect cast nga na sobrang fit sa One Piece characters. Pero personally nga, masasabi kong may mga bad castings din. So unahin natin itong good castings. Syempre, yung main five ng Straw Hat Pirates, perfect yung pagkakakast para sa akin. Suwabe at kuhang-kuha nila yung characters na pinoportray nila. Itong sila Shanks at Mihawk, perfect din para sa akin. Though nagigets ko nga yung ibang fans nung pinakita yung trailer na para sa kanila hindi kuha itong si Shanks. Pero napansin nyo naman nung actual scene na, diba? Solid tama na yung pagpo-portray ni Peter Gado kay Shanks. Bali parehas din kila Arlong, Yasop, Alvida, Buggy at Zef, kuhang-kuha nga nila yung mga characters nila sa anime. Sa part naman ng negative side o yung para sa kay Yasop, yung bumarili siya sa gilid. Mas compatible bumanda sa character. Ito nga sila Nojiko, Ben Beckman, Belmir at syempre si Makino. Makino. Si Makino. Nojiko nga para sa akin sana na Japanese na lang yung character na kinuha. Pero don't get me wrong guys ha, superb naman yung acting skills niya. Kuhang-kuha rin niya yung ugali ng Nojiko sa anime. Itong si Ben Beckman naman obviously na malayo sa kilala nating Ben Beckman sa anime. Since yung kilala nga nating right hand man ni Shanks cool lang, seryoso at umaastang mas boss kesa kay Shanks. Tama. Itong si Belmir naman parang masyado ngang matanda yung character na kinuha ng live action. At itong si Makino naman same as kay Nojiko. I suggest na dapat na ginawa na lang Japanese. Or kahit yung may appeal na character man lang. Dahil alam naman natin na pinoportray itong si Makino na parang partner ni Shanks. May rumor pa nga na yung anak daw niya si Shanks yung tatay. Maliban na lang kung ito na yung confirmation ni Oda na wala talagang namamagitan sa dalawang to. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa pacing. Kung pag-uusapan nga yung pacing, gustong gusto ko yung ginawa nitong live action. Kumbaga kinuha lang ng live action yung mga major scenes sa anime. At ito nga yung pinalabas nila, which is tama nga naman. Dahil in anime nga, alam naman nating sobrang bagal ng pacing. At nagustuhan ko nga yung every episodes, nagpapakita sila ng flashback. Para nga naman yung mga hindi naman talaga fan ng One Piece o yung mga bago pa lang, magkaroon ng context sa mga isip nila para once na ipalabas na yung actual episode, may idea na sila. Nagulat nga rin ako na nagawa ng live action na maging relevant itong sila Garp at Kobe all throughout sa season 1. Dahil alam naman natin sa anime Water 7 pa sila nakita ng mga unang episodes, babalik pa si Kobe during Water 7 arc. At sa arc nga rin na to, i-introduce ng mas maayos itong lolo ni Luffy na si Garp. Pero ang nangyari nga sa live action, parang sinama na rin nila itong naganap sa Water 7 arc sa buong season 1. Tulad ng pagbabato ni Garp ng cannonball gamit lang yung pure strength niya. Itong pagiging magkaibigan nila Kobe, although in reality, magkalaban sila. Itong pagtetest niya kay Luffy kung handa na ba talaga to maging pirata at kung ano-ano pa. Maybe ang rason lang sa part na to, syempre wala pang kasiguraduhan kung magkaka season 2 ba o hindi. Pero nice touch nga ito sa live action. Dahil mas nagkaroon nga ng spotlight itong sila Garp at Kobe na alam naman natin na later
on, eh magiging malaki rin ang mga role nila. Anyway, sa part naman ng settings at location, eh sobrang natuwa nga ako sa live action. May vibes nga ng pagka-modern yung bawat location. Dahil kung iwa one of one nga yung location sa anime at sa live action, eh medyo magiging boring nga naman. Tulad na lang ng location ng Syrup Village na plain lang sa mata. Tama. So sa live action nga, eh naging busy sa paningin natin itong Syrup Village. Since maraming ang nagaganap sa background. Same as sa bar ni Makino, na mas naging reality yung vibes na mapapasabi ka na ito. Ganito talaga yung bar. Diba? Sa part naman ng mga scenes, eh nagustuhan ko nga yung acting ng mga artista. Para sa akin nga, eh sakto yung timpla. Yes, may nababasa nga ako sa comments na hindi gaanong malala o hindi gaya sa anime yung ibang acting gaya ng sobrang OA na pagpapantasya si Sanji. Ni Sanji kay Nami. O yung sobrang cheerful ni Luffy. Sa tingin nyo ba, eh kung ganito kalala yung ginawang acting ni Sanji sa live action, eh maganda to tignan. Cringy. Yung tipong may heart sa mata at nagno-nosebleed pa. Di ba hindi? So doon lang tayo sa makatotohanan. Same as kay Inyaki. Dahil kung hindi ka nga nanonood ng One Piece at ganito yung mapapanood mo sa live action, eh I doubt mapapanoorin mo pa uli yung next season. Dahil masyado ka ngang mababadoyan kung bagong fan ka pa lang ng One Piece. Anyway, sa part naman ng action scenes, CGI at VFX, eh dito nga ako mas na-impress sa live action. Though may mga ilan-ilan ngang scene na pangit sa mata gaya ng pagkasira ng espada ni Zoro sa laban niya kay Mihawk, pero mas lamang pa rin naman yung magagandang CGIs. Gaya ng paggamit ng Devil Fruit ni Buggy, itong pagiging malaki ni Luffy para maibalik kay Garp yung cannonball, at syempre yung huling atake ni Luffy kay Arlong. Ang nag-stand out nga sa mga fight scenes eh syempre si Zoro at Sanji. Kitang-kita nga kay Taz Kailar na nag-aral talaga siya para punan yung mga routine niya sa pagsipa. Dahil ramdam naman siguro natin kung hindi, diba? Si Zoro naman eh kitang-kita natin na basic lang kay Makinyu yung paggamit ng espada. Syempre dahil sa ilang beses na nga siyang gumagamit neto sa iba't ibang movies na ginaganapan niya. Yung laban niya kay Mr. Seven kung saan eh hiniwa niya to sa gitna, at yung laban niya kay Mihawk eh sobrang ganda ng routines. Sa mga latter part nga lang, wala si hanap ko yung magiging 1 versus 1 sana nila ni Hachan na mag-lead kay Arlong. Dahil alam naman natin na iba yung impact neto at napakalaking character development neto para kay Zoro. Ito nga yung scene kung saan eh nakita ni Arlong na may sugat pala si Zoro galing kay Mihawk, at dito na realize ni Arlong na pinupulbos pala ni Zoro yung mga tauhan niya na may ganito siyang kalagayan. Ngayon ay mapunta naman tayo sa predictions. In episode 8 nga o yung huling episode eh ipinakita itong si Smoker. At alam naman natin na ang una nilang pagkikita ni Luffy eh during Logtown Arc. At alam rin natin na sa buong Alabasta Saga eh maghahabulan sila ni Luffy. Kaya I assume na ang scope nitong season 2 eh yung buong Alabasta Saga. Meaning eh kung magkatotoo nga eh magkakaroon ng dalawang bagong miyembro itong Straw Hat Pirates. At ito nga sila Chopper at Robin. Ang hirap kay Chopper. Well, technically, eh tatlo. Since si Vivi nga, eh sinali, pero hindi sumama. Bali, speaking of last episode, eh nakita rin natin na nag-usap na itong sila Buggy at Alvida. Na alam naman natin sa anime na nagkampihan itong dalawa na to para patayin si Luffy sa Logtown. At dahil nga sa nakita na natin si Monkey D. Dragon at may Easter egg nga patungkol sa Revolutionary Army, nakita na natin si Monkey D. Dragon. Ah, si Dragon pala yan, oh. At Easter egg na patungkol sa Revolutionary Army, eh mukhang makikita na nga natin si Dragon sa Season 2. At speaking of Easter eggs, eh gagawa nga tayo ng full Easter eggs video sa mga susunod na araw. I-explain nga natin yung mga hindi nyo napansin sa nangyaring live action na to. Uy, maganda to, ha? Eh, overall nga, eh alam kong hindi perfect itong One Piece live action. May mga issues nga at mali na hindi maiiwasan. Pero kung titignan nga natin yung brighter side, eh maliit lang itong mga issues na to kumpara sa ginawa ng Netflix na pagsasabuhay na itong paborito nating anime na One Piece.
Piece. At dito pa lang, masaya na ako. Dahil yung anime nga na ilang taon na nating sinusubaybayan, finally na nagkaroon na ng buhay. Kaya naman, suportahan lang natin itong live action para magkaroon pa ng mas maraming seasons. Ipakita nga natin na yung mga One Piece fans, hindi toxic. At kahit na ano pa yan, basta related kay Ichiro Oda, mamahalin at susuportahan natin. Bali, dito na nga nagtatapos itong review natin para sa One Piece live action. Uulitin ko guys, isusunod na nga nating i-upload yung mga easter eggs na hindi nyo napansin sa live action. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece happenings. So yun lang, peace! So ayun na, dito na siya nagtatapos, no? So ayun, ako halos yung ano sinabi ni NR Review PH, halos din yung, yun din yung mga insights ko regarding jet. Simulan natin sa pag-arte or sa pag- handpick ng mga gaganap, no. Yung una, yung pag-arte nila is para sa akin napaka makatotohanan talaga, no. Isa rin yun sa napansin ko. Actually no, isang pagkakamali kasi ng isang viewer na nanonood ng anime na One Piece na anime mismo tapos itong live action is kino-compare nila. Kino-compare nila kung ano talaga si Luffy. Actually ako, may times na napasabi ako na ang cringy ng acting ni Inyaki talaga dun sa kay Luffy, no. Parang ang cringy niya talaga, nagki-cringe talaga ako, no. Pero alam mo 'yun, inimagine ko na 'yung sarili ko, paano kung gawin niya talaga 'yung ganung ka-hyper na Luffy, ganun ka kulit or what? Siguro parang hindi siya masyadong mag-fit kasi 'yung ginagawa lang nila dito is 'yung makatotohanan talaga, no. Although naandun pa rin 'yung pagiging jolly na side ni Luffy, pero alam mo 'yun, medyo naging conservative sila, no. Hindi sila to the point na 'yung Luffy na baliw-baliwan talaga, no. Pero ayun, at least andun pa rin yung feels, andun pa rin yung feels naman talaga. Kay Zoro naman, napakasolid. Kuha-kuha niya yung parang pagiging misteryoso ni Zoro na yung tipong walang pakialam. Hindi naman sa totoo pa yung walang pakialam, pero andun yung part na lagi lang siyang ano, parang tahimik lang. Parang gano'n kasi Zoro, gano'n yung Zoro na kialan natin. No, na napakaseryoso niya sa mga bagay-bagay. Sobrang solid ng pagkakaarte ni Makenyo doon. No. And then pangalawa, kay Usopp. Yung Usopp na kilala natin, ano, no, napaka-kenkoy, no. Pero dito, ano siya, makulit siya, pala sinungaling din siya. Pero yun nga, tulad nung kay Luffy, ganun yung comment ko, parang naging makatuhanan lang sila, no. Hindi nila magagawa yung sobrang animated na Usopp talaga na kung ano-ano mga ginagawang mukha, 'di ba? Hindi sila naging ganun eh, pero this time naging makatuhanan talaga, no. And ayun yung nagustuhan ko sa ginawa nila dito sa ano, sa One Piece live action. And then pagdating naman kay Nami, napaka-solid. Para sa akin na sobrang na-justify niya yung pag-arte talaga as in as Nami, no. Kung titingnan mo siya, napakatapang niya, napakapalaban niya, no. Kaya para sa akin sobrang sakto ng ginawa niya ron, sobrang sakto lang talaga, no. Kasi ganun yung Nami na ano eh, nakilala natin sa One Piece talaga, no. Although no, meron din siyang jolly side, pero etong part na to, tong season 1 nitong live action, ito kasi yung part na hindi pa siya ganun nag-e-enjoy as a pirate kasi naka-focus pa siya sa Coco Village, no. Kumbaga kung paano niya isasalba, no. Eh kaya ganun, hindi pa siya ganun. I think sa season 2 makikita natin yung kwelang Nami kasi ayun, sumasama na siya sa adventures ng Straw Hat Pirates. And then kay Sanji, sobrang natuwa ako sa actor na ito, no. Nabasa ko sa isang article na talagang inaral niya magluto talaga. Sobrang dedicated niya. Unlike kay Makenyo, kay Zoro, no. Yun, sinabi na nga ni Enero, no. Enero Review Page, no. Talagang si Zoro kasi talaga, since ano pa talaga nakikita ko na marami na siyang ginanapan na gumahawak siya ng swords, no. Isang palawa sabi ko, no. Para sa akin, nahirapan silang gawin yung kumakagat si Zoro ng sword. Yung ano niya, Santorio niya, no. Nahirapan sila ron. Most of the time nakikita ko, nagdadalawang sword lang si Zoro, no. Kasi mahirap talaga siya kasi si Zoro talaga sa anime lagi siya Santorio talaga. Yun talaga yung parang signature niya, no. Kaya ayan, hoping na makita tayo kung paano niya talagang ma-justify yun, no. Mahirap yun, it's a challenge talaga. Ayun, balik tayo kay Sanji. Kay Sanji, nagustuhan ko talaga kasi inaral niya talaga. May nabasa akong mga article na legit articles naman, ha. Kaya inaral niya raw talaga yung pagluluto, inaral niya yung mga ganun, yung mga kung ano yung galaw. Hindi ko alam kung kickboxing yung ginagawa ni Sanji, basta yung more on mga kicks na galawan, no, martial arts, no. And doon ako natuwa kasi yung dedication niya talaga, yung dedication niya para sa isang character, hindi yung mapantayan yun, no. Yung mga tao kasi nakikita lang yung final product lang, pero hindi nila nakikita yung dedication, no. And doon ako sobrang humanga sa kanya, and sa kanya nga nakita ko rin na siya raw yung nagluluto na sa set, minsan siya raw daw nagluluto sa set, and yun, nakatuwa lang, talagang inaral niya.
yung mga dapat gawin nun. Yan yun na. Ano pa ba? Yung story, napaka-solid kasi andun na yung ano eh, minix talaga nila eh. And ayun. I think, ewan ko lang ha, prediction ko lang to prediction. Since hands-on si Oda dito sa live action na to, hindi niya hayaan na ganun mangyari sa story. Ano. I think, para sa akin lang, ito yung gusto niya mangyari sana sa anime, no? Na hindi niya nagawa sa anime, no? Ayun yung gusto niya siguro mangyari dapat sa anime. Pero ang ginawa niya lang niya sa live action, no? Ayun, para sa akin lang, para sa akin lang. Ayun yung gusto niya iparating na yung si Kobe and si Garp, nag-meet agad sila, hinahabol agad nila, no? And yun, napakaraming nangyari, no? And then yung... Meron pang part, eh, di ba? Si Usopp at saka si... Nalimutan ko yung pangalan. Yung ano sa Syrup Village yung babae. Basta, hindi ko maalala. Basta yung dilumbok. Ayun. Wala naman silang kissing scene dun, di ba? Pero kasi, sa anime kasi, ano eh... That time kasi para sa akin, para sa akin. Actually hanggang ngayon naman, no? Ang goal kasi ng One Piece that time and ano parang ano, more on friendship, no. Hindi pa yun to the point na more on lovers talaga, no. Wala silang ganun, yung One Piece walang ganun yung anime, no. Ito parang in-establish nila, no. Bakit ba ganun si ayun si Kaya, Kaya. Ba't ba ganun si Kaya kung mag-alala kay Yusuf? Ba't ganun din ba si Yusuf mag-alala kay Kaya, no? Eh, isa lang ibig sabihin niyan, it's either super close friend sila or pwede rin talagang may naramdaman sila sa bawat isa, no? Eh, ayun, talagang makatotohanan yung pinapakita nila. Kasi dun sa anime, hindi nila pinakita yun, eh. Like, talagang ang nangyari lang is talagang baka super close friend lang sila, no? Pero in reality, pag halimbawang sobrang nagkikir kasi isang tao, may tendency talaga, may feeling sa tao na yan. And that's what I like sa part na yun, no? And ano pa ba? Yun nga. Si Shanks. Solid, solid para sa akin, solid 'yon. Actually nag-chills ako, tumayo yung balahibo ko yung kay ano, kay Mihawk, yung bag-slash niya, yung animation niya tapos yung mga effects no. Ang angas no yung barko hinati niya si Don Krieg. Hindi rin nakita ni Don Krieg, ha? Hindi na nila nakita si Don Krieg dun sa Baratie. Ha? Medyo iniba rin nila yung storya na 'yon, no. And ano pa ba 'yon kay Makino, nag ano, ayun lang. Para sa akin kasi, para sa akin lang, no. Kung gagawa na sila ng mga look alike ng isang character is sana yung medyo malapit na, no. Although na yun may mga alam niyo naman sa One Piece live action meron din mga characters na hindi siya ganun kalapit, no. Pero na justify nila. At least ano niyo parang merong appearance na andun siya kahit papaano, no. Pero yung kay ano kasi Ben Beckman parang ang layo talaga sa makatotohanan sa One Piece live action kasi napaka-macho niya tapos ay sa One Piece live action sa anime napaka-macho niya tapos brusko siya, tapos alam mo yon parang Zoro type siya, no? Sana naghanap man lang sila ng gaganap na Ben Beckman na medyo fit yung katawan, no? Dito sabi ko hindi fit yung ano, Ben Beckman, pero sana naghanap sila, no? Kahit hindi na ganun kaano yung sa appearance, pero sana yung ano, yung katawan medyo fit, no? And sino ba yon yung kay, no, kay Belmere, okay, para sa akin, parang medyo okay yun, no? Pero, yung nakita kasi naan sa anime, medyo bata-bata si Belmere, no? Pero, ayun nga, doon, medyo, ano, medyo may edad. And then, si, ano, yung kapatid ni Nami. Hindi naman totally kapatid, pero basta, parang, basta kapatid, yung turingan nila, no? Ayun, medyo okay siya. Ako doon, wala akong complain doon, no? Kasi, nakita naman nandun sa anime, medyo, ano siya, yung skin niya is medyo dark, no? Parang, naging in reality lang na, usually pag mga ganun yung dark yung skin mo is yun talaga yung ano yung parang may imagine talaga ng mga tao, no. And ayun, tapos si Makino medyo na disappoint ako kasi ang laking ambag ni Makino sa pagkabata ni Luffy. Kumbaga sana ineffortan nila si Makino. Hindi siya sabi kong hindi siya karapat dapat na maging Makino, pero para sa akin sana yung almost close sa appearance ni Makino dun sa anime, no. Sana yung mga likes nung kay Nami, no? Kasi si Makino, ang laki ng ambag niyan kay Luffy talaga, no? Yun. And then masabi ko, sa mga marami ako kakilala, na hindi nanonood ng anime, nanonood lang sila ng live action, no? Napakaganda ng ano nila, ng comments nila, as in sobrang bumilib talaga sila. And yun. Meron pa kasi Sir Chips Beltran of UPips kung alam niyo yun, no? Sobrang nagustuhan niya yung anime na yung One Piece, yung ano pala yung live action na One Piece, no? Hindi pa nga daw siya nanonood ng anime mismo, no? And na doon mo makikita talaga na yung mga audience na hindi pa fan ng One Piece na anime pero nanonood ng live action, talagang tingin ko mag-aano sila, manonood sila ng anime dahil dito sa live action, no? And yun lang. And
mostly na nakikita ko may mga negative reviews, yun yung mga yung anime, eh yung mga fans na kino-compare nila talaga, as in kino-compare talaga nila yung live action sa anime. Yun. Ulitin ko sa inyo, huwag nyo silang i-compare kasi yung sa live action, ginagawa lang nila makatotohanan to. Ha. Kaya huwag nyo silang i-compare, magkaibang bagay to. Para sa akin, sobrang na-justify nila, sobrang grabing emotion. Mas naramdaman mo yung emotion na hindi mo naramdaman sa anime. Dito, promise, sobrang daming emotion talaga na part talaga. As in, lalo na yung gustong-gusto kong part yung kay, ano, yung kay Nami. Chills yun. Chills talaga. Mas naramdaman ko dun yung, ano, yung part na talagang si Luffy and then yung ano sila. Tinulungan nila si Nami. Marami, hindi ko na maalala. Basta, sobrang daming part doon na nagustuhan ko talaga. And then, shoutout sa cast talaga and sa bumuo itong One Piece live action. And abang tayo sa ano ha, sa season 2 nito. Para sa akin, gusto kong abangan to. Abangan ko talaga ulit to na itong season 2. So, ayun lang. Kaya yun, kung meron ka sa iyo, kindly comment down below. Message nyo ako sa Facebook page ng Point of Beds. So, ayun lang. This is Point of Beds signing out. Peace, let's G.